paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Kagabi, kilala lang nila ang babaeng multo. Masasagot na ang mga katanungan nakakubli. Kaya narito ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang paghihiganti sa isa na namang gabi ng lagi. Dito, ha? Lola, si Adrian po. Nasa tiyak na kapahamakan. Ano? Bakit? Layuan mo ako. Lumayo ka sa akin, kampon ng dilim. Layuan mo ako sa ngalan ng Panginoon. Bago mo maging nobya si Isabella, ay papatayin mo na kita. Pahihirapan kita ng paunti-unti gaya ng ginawa nila sa akin. Mga hayop kayo.
Ngayon nakabalik ang kaluluwa ko. Matagal akong naghintay sa aking paghihiganti. Oras na para kitlin ang buhay mo! At sinasabi mo, hindi kita naintindihan. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Wala. Wala nga. Pero ang mga kaanak mo, meron. At ikaw ang magbabayan sa kasalanan ginawa nila! Paano? Kung hindi mo naiintindihan, ay oras na para ipaalam ko sa'yo. Wag! Marawan niyo na! Huwag niyo gawin sa akin to! Alam mo, matagal ko nang gustong tikman ko eh. Yung mapapatay ng katawan at mapipula. Tumay na! Tumay na! Tandaan mo to! Kapag nawala ako dahil sa kagagawa ninyo, babalik ako para patayin at pagbayarin ang isa sa mga magiging salinlahi ninyo! Ano ka palang babae ka? Hindi, respeto ang sumpa mo sa akin, ulul! Ayun ka! Halika! Ano na? Ano ka naman? Ano ka pa naman, insan? Pagkakatapos ko, ikaw naman! Nalilis ako lang! Nalilis na ako eh! Oo, insan, ito na! Standby ka lang! Tsaka muna! Ayaw kayo! Hintayin ninyo ang pagbabalik ko at ang aking paghihiganti! Ano na kayo? Tapos ka na ba? Insan! Tapos na ako! Dali, ikaw naman! Sabukas! Andiyan ako, Lena! Ipatitikim ko sa iyo ang langit! Ang walang kasinsarap na langit! Ang kasaysayang tampo sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Matapos nila ang babuyin, ninakaw din nilang karapatan kong mabuhay. Nang mamatay ako, ay hindi sila napatawan ng kaparusahan dahil mayor ng bayang ito ang tatay ng hayop na si Terrio at ang kapatid niyang babae ay anak ng ama mo! Pero hindi ko kasalanan ng kasalanan ni Lolo Terrio at Lolo Arturo. Kasalanan mo! Hindi! Kasalanan mo! Dahil kadugo mo ang mga hayop na yon! Adrian! Isabel! Isabella, tulungan niyo ako! Aling maring Lola Lolita! Ah! Ang Chahelena! Ang multo ni Chahelena! Nakalutang sa hangin! Naaagnos ng kanyang mukha! At nakakatakot ang itsura niya! Ay, Diyos ko po! Tama na! Tigilan niyo na kami, Lola Elena! Isa ka pa! Isa ka pa, Isabella! Huwag kang makialam! Nasa dugo ng lalaki ito ang pagiging masama! Kaya't nararapat lamang na habang maaga pa, ay mawala na rin siya at hindi na lumalim pang nararamdaman mo para sa kanya!
Paano naging masama si Adrian? Mabuti siyang tao, Lola Helena. Mabuti siyang tao! Hindi, Isabella! Ang Lolo Terrio at Lolo Arturo niya ang dahilan kung bakit ako nawala sa mundo! Sila ang gumahasa at pumatay sa akin! Masama ang lahing pinanggalingan niya, Isabella! Masama! Hindi pagbabayaran ni Adrian ang kasalanan na ginawa ng kanyang Lolo Terrio at Lolo Arturo! Hindi rin mababayaran ng kasalanan ang isa pang kasalanan, Lola Helena! Kaya kung papatayin mo siya, wala rin ito magiging saysay! Hindi! Hindi ako makapapayag! Nung mamatay ako, ay wala pang sapat na lakas ang aking kaluluwa para maghiganti! Namatay si Terrio at si Arturo nang hindi na ibibigay ang hustisya na dapat kong makamit! Ngayon ang tamang oras, Isabella. Papatayin ko si Adrian. Papatayin ko siya! Mamatay ka, Adrian! Mamatay ka! Huwag mong sakalin! Parang awa ko na, huwag! Tama na! Hindi! Jiang! Chaylena, tama na! Walang kasalanan ng bata sa ginawa ng kanyang kaanak! Isa ka pa, Lita! Isa ka pa! Lola Lita! Anong iyayari dito? Anong... Ha? Multo! Multo! Mio! Tawagin mo si Father Ben! Tawagin mo siya! Dali! Father Ben, nasa kwarto ko sila. Bilisan natin. Lita! Lola Lita! Nandito... Pakiroon! Gabayan niyo kami! Isang mapaghiganting multo! Kitang-kita kong galit sa kanyang mga mata! Father Ben, tulungan niyo kami! Hindi niyo ako kaya! Hindi! Pinuuntong Diyos, ipagkaloob mo sa akin ang iyong malawalhating kapangyarihan sa pagkakataong ito! Hindi! Hindi ako papayag! Tulungan niyo ako! Adrian! Tulungan ninyo kong palayasin ang kaluluwang mapaghiganti! Ikaw ang siyang makapagpapalaya sa masasamang espiritu sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen! Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo! Amen! Hindi! Hindi ako alis! Panginoon! Ang naming makapangyarihan, humihingi ako ng lakas upang mapalayas ang mapaghiganting espiritu na ito sa matamis ninyong pangalan. Amen! Hindi! Hindi ako aalis! Hindi pa tayo tapos! Hindi pa tapos ang aking paghiganti! Babalik ako! Hindi pa ako tapos! Hindi! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito, sa isa na namang Gabi ng Laging! Adrian! Isabella... Wala na siya, Adrian. Tapos na. Hindi ko akalain. Gagawin niyo ng Chaylena.
at sa iyo pang walang kasalanan. Oh, Adrian, uminom ka ng tubig at na maging maluwag ang iyong paghinga. Salamat po, Ana Maria. Father Ben, Kuya Mio, salamat sa inyong lahat. Iho, suotin mong rosaryo ito ha, para palagi kang gabayan ng ating Panginoon. Huwag ka rin makalilimot na magdasal, dahil tanging ang Panginoon lang ang maaari nating malapitan sa mga ganong klase ng sitwasyon. Salamat po, Father. Lola Lita. Ay. Mag-iingat din kayo lagi dito. Opo. Ito ang holy water. Maaari niyong isabo yan sa buong bahay. Makatutulong po yan upang mawala ang bawat masasamang kaluluwa rito. At salamat. Maraming salamat, Father Ben. Lalo na sa mabilis mong pagdating. Talagang maaasahan kita. Walang anuman ho yun. Paano ho? Mauna na ako. Bio, bantayan mong mabuti sina Lola Lita. Makakaasa ho kayo, Father. Ihatid ko na ho kayo palabas. Mabuti na lang. Napaalis na ang multo ni Jahelena. Buti na lang hindi natuloy ang masama niyang binabala. Magandang umaga, Pogi. Mas maganda ka pa sa umaga, Isabella. Alam ko naman yun eh. Pero teka, maiba ako. Kumusta ka? Matapos nung nakaraang gabi. Ah, eh, okay na ako. Medyo masakit pa ang leeg ko, pero may sapat na akong lakas para magpatuloy muli. Isa pa, sinuot ko na rin ang rosary na ibinigay ni Father Ben in case of emergency. Pero huwag mo lang basta isuot yan, ha? Magrosaryo ka palagi. Grabe, no? Grabe yung pinagdaanan mo. Natin? Akalain mo? May mga sikreto pala tayong malalaman sa pag-uwi natin dito sa Santa Ninfa. Tsaka isa pa ang liit ng mundo. Dahil sa dinami-dami ng pwedeng pagtagpuin, eh tayo pa. Bukod dun, nasagot na rin kung bakit ganun na lang ang galit sa akin ni Lola Helena. Pati na rin sa'yo. Yun ay dahil kamag-anak mo pala ang sumalbahi sa kanya. Kaya nga eh. Pero sana, huwag magbagong tingin mo sa akin. Ipinapangako ko sa'yo. Hindi ako magiging kagaya ni na Lolo Terrio at Lolo Arturo. Niminsan, hindi sumagi sa isipan ko na salbayihin ang sinumang babae. Baka ba? Alam ko naman na hindi mo kayang gawin yun, ano ko? Oo, minsan, may pagkaloko-loko ka. Hmm? Pero alam ko naman na hindi aabot sa ganung punto. Alam mo, sa totoo lang, naawa din ako kay Lola Helena. Damakong galit na nararamdaman niya. Kung bakit kasi ginawa yun ng dalawa sa mga kaanak ko eh. Ako rin naman eh. Naawa kay Lola Helena. Walang sinamang tao ang gugustuhin na mawala sila sa mundo sa hindi magandang paraan. Hindi kayang bayaran ang kasalanan ng isa pang kasalanan. Tulad na lamang ng paniningil na ginawa ng multo ni Helena sa tangkang pagpatay kay Adrian. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang paghihiganti sa isa na namang gabi ng
Lucky! Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, at Jerry Mutia. Naglabat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervision technical nina Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Jimmy Lingan Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi!